nakaka-meeting. Ilan mo na yung pamilya ko. Parang awa mo na. Tatay ko din sinuktan niya. Ay, kahit sira-siraan niyo kong paulit-ulit. Hindi ako titigil hanggat maging okay kami. Ang dapat kay Doc Lynn doon, since nagbabago na siya, hindi natin siya i-judge o maging marites sa buhay niya. Ang kailangan, tulungan natin siya. Mas kailangan niya yun eh. I want to make it up to you. Let me take you out for dinner. Okay. Pakilala kita sa mga kaibigan ko. Oh, sige. Saan ba? Ikaw? Val! Sir, tama na. Itong lalaki to, pumatay sa anak ko! Sir! Ikaw pumatay kay Ate Em! My life is getting more miserable. Dahil inahabol ako ng nakaraan ko. Gusto ko makalimot. Gusto ko makatakas dito sa sakit na nararamdaman ko. Pero wala. Dahil ako yung dahilan kung bakit namatay si Emily. Sino si Emily? Sino siya sa buhay mo? Biktima din naman siya sa aksidente eh. Di naman niya magagawa yun eh. Mahal na mahal ni Doc Lindon si Emily. Natural lang masisihin nila si Doc Lindon. Sino ba yung nagdadrive ng kotse? Si Doc, di ba? Basta, walang kasalanan si Doc Lindon doon. Siya si Emily. She's my girlfriend. Nagkakilala kami sa isang medical outreach sa Bacolod. Volunteer nurse siya doon. She's so beautiful. Very beautiful. Una ko siya nakita. I immediately fell in love with her. Alam ko, sobrang mahal ko siya. Bukod sa pagiging doktor ko. Siya yung kailan ko bakit ako gumigising sa araw-araw. She was my life. Kasalan lang ang kulang. Kasal na lang ang kulang. Did you propose to her? Hindi ko na nagawa. Bakit? Ayoko lang sayangin yung binigay sa akin na opportunity na pwede ako mag-residency sa ibang bansa. Hindi ginagawa ko to para sa future natin. Emily, I want you in my life more than anything else. Pero hindi pa ako handa. I don't know, pero it doesn't mean that I don't want you as my wife. Emily, ikaw yung pangarap ko. Alam mo yun, lagi ko yung sinasabi sa'yo na ikaw yung pangarap ko. Araw-araw sinasabi ko sa'yo yun. Ako? Ako ba talaga? O yung opportunity mo yung pangarap mo? Unahin mo na lang yung pangarap mo kaysa sa'kin. Maghiwalay na lang tayo. Fine. Hindi ko natatanggapin yung offer sa akin ng Eastridge na pumunta sa London. Ikaw yung pinipili ko, dito na lang ako. Ikaw yung mahal ko. Bahala na ko ano mangyayari sa future natin. Ano, masaya ka na? Paghiwalay na tayo. Ayaw bakit tayo maghiwalay? Bakit mo ako maghiwalay? Hindi kita pinapaasa, Emily. Ibaba ko na lang ako dyan. Walang bababa. Hindi kita pinapaasa, Emily. Ayaw ka na, Lindon. Ang sinasabi ko lang, paano yung natin yung future natin? Tama na, tama na. Ayaw ka na, ibaba ko na lang kasi Emily, dito. Emily, come lang. Delikat yung ginagawa mo. Emily, wake up. Hey. Look at me. Hey. Don't close your eyes. Don't close your eyes. Hey. Hey, bro. I'm sorry.
Okay. It'll be okay. It'll be okay. It'll be okay. Okay. Hindi ako alas. Okay. Hindi ako alas. Wait. Don't move. Don't move. Don't close your eyes, okay? Emily. Okay. Emily, look at me. Hey, stay with me, okay? Don't close your eyes. Kailangan ko humingi ng tulong, ha? I need to call someone, okay? Hindi ako alas. Mabalik ako. Babalik ako. I know. Just don't close your eyes. Huwag kang matutulog. Iwan din ako. Don't cry, okay? I'll be back. Dito ko lang. Wait. Dito ko lang. Please don't close your eyes. Stay with me, okay? Stay with me. Hello. It's Rich Hospital. Tawad yung sarili ko kasi alam ko ako yung dahilan kung bakit siya naman eh. Don't say that. It wasn't your fault. I'm sure kung maibabalik mo lang lahat ng nangyari nung nakaraan, gagawin mong lahat para ma-save mo siya. Sigurado ko na kung nasan man si Emily ngayon, hindi niya magugusto ang nagkakaganyan ka ngayon. Don't be too harsh on yourself, Lyndon. Learn to forgive yourself. It's okay. I'm sorry, I'm not a fan of hugging. Bukod kay Emily, yung mami ko lang po yung yumayakap sa akin. So, since nawala na silang dalawa, hindi na ako sanay na may yumayakap sa akin. I'm sorry. Brought me to my favorite restaurant again. You sure know how to make it up to me. I just want us to be okay. For our family. Well, kung ayaw mong masaktan si Zoe, at kung ayaw mong magkagulo ang pamilya natin,
stop reaching out to Annalyn. Iwasan mo na si Annalyn. For my peace of mind and for the peace of mind of Zoe. Okay? It's okay, it's okay. No, 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 it's okay. Sige na, hindi mo naman sinasadya. Sorry po, sir. Magpupunas na ako sa CR. Okay. Sorry po. Walang po ko ng pamunas. Hoy! Saan ka pupunta? Trabaho mo ba talaga maging tatanga-tanga, ha? Alam mo ba kung sino yung binuhusan mo? Hindi kami pumunta din ng asawa ko para sirain lang ng gabi namin. You know, I can have you fired by your boss. Right now. Mahawak ko yung sarap. Ay nako, sige na, umalis ka na dyan sa harap ko. Sige na! Tanga-tanga mo eh. Leave! Javier? Yes? Gusto ko lang po sana magpasalamat dun sa binigay mo kanina. Dahil po dun, gumaan yung pakiramdam ko. Oh, come on, Dr. Santos. Kaya ka nandito kasi gusto mo kong kamustahin. Dok, alam ko po na ayaw yung pinapakialaman kayo, kaya nandito lang talaga ako para mag-thank you. I'm better. Not that okay, but at least I'm better. You know what? Siguro mababawasan ako ng pasyente. No? After all ng mga nangyari, hindi na magpapacheck up sa akin si Miko. Alam mo, tama si Ma'am Giselle. Slowly. I have to accept what happened. I need to learn how to forgive myself. Hindi madali. Pero ginagawa ko naman yan para sa sarili ko. Para kay Emily. Doc, kung kailangan mo man po, thank you. Okay. Ma'am Giselle, ito ba pala yung topic na ipapresent ko para dun sa leadership training? It's good. Question. Ano kayang magandang gift or food na ibigay kay Doc Lyndon? Doc Lyndon? Bakit ako, para saan? Well, just to say sorry for my lapse of judgment. You know, it's true. Everyone has his or her own battles in life that, you know, we may not even know of. Parang nabigla po yata ako dun kasi kanina lang po, galit na galit kayo sa kanya. Tapos, ngayon bakit para pong nag-iba? Doc Lyndon told me everything. Lahat-lahat, pati lahat ng mga bubog niya sa nakaraan. Lahat ng dahilan kung bakit siya naging morphine dependent. Ngayon, mas naiintindihan ko ng lahat, Lyneth. Nag-open na po pala siya sa inyo. Sila ni Annalyn, magkaibigan silang dalawa, pero hindi naman niya yung nasabi sa kanya. You know, when I saw Doc Lyndon very vulnerable,
Para pang biglang lumabas yung mother instinct ko. Parang naisip ko na, siguro itong taong to, naghihintay lang siya ng taong makakausap niya at maihihinga niya lahat ng kanyang saloobin na hindi siya i-judge. You know, just like a mother. And that was me. Hello, Bogs. Ano ba? Tawag ka ng tawag. Hello, Josa. Ano ba yan? Ilang araw na ako tumatawag sa'yo. Ba't di mo sinasagot cellphone mo? Eh, bakit ba? Yung cellphone, na-unlock ko na. Mukhang hindi nga si Cromwell yung may-ari nito kasi yung wallpaper, isang lalaki tapos dalawang dalaga. Isang lalaki? Dalawang dalaga? Eh, hindi nga kay Cromwell yan. Pero teka, paano yan napapunta sa gamit ni Cromwell? Ewan ko nga eh. Pero sabi pala ng pinsan ko, meron daw gusto kumuha ng cellphone nung nakaraan. Anak daw yata nung may-ari. Pero hindi binigay. Ano, interesado ka pa ba or ibibenta ko na? Ay, Bogs, sandali muna. Ganito na gawin natin. Bukas pupuntahan kita ha, magkita tayo ha. Okay, sige. Magkita tayo. O sige, salamat Bogs, bye. Kailan yung cellphone? Hi, Zoe! Hi, Mom! Hi, Dad! Hi! Good evening, po. Good evening. Hi, Luke. Wait, okay na kayo? We just came from our dinner date and we brought you some food. Thank you! Grabe, super busy kami ni Luke kasi we're preparing for our presentation sa symposium. And hindi pa kami nagda-dinner, so thank you. O, di tama-tama pala yung inuwi namin pagkain sandali lang. Manang Linda? Manang Linda? Yes, halika nga dito. Tulungan mo naman kami maghanda ng pagkain. Come on, come on. Let's break this food. Put it on the table. Sige, ako na bahala na. It seems you're fond of wearing too many faces, Moira. Sa harap ko at ni Zoe, para kang maamong tupa. Pero kapag nakatalikod ako, iba ang mukhang pinapakita mo sa kanila. Does it mean nagsasabi ng totoo sina Annalyn, Lynette, at Ate Giselle? Baka nga hindi ko pakilala ang asawa ko. Robert? Why are you staring at me? Alam ko na. It's because you find me irresistible. Manang yung kubyertos! Come on, dig in. Guys, kailangan natin mag-register. So, let's go. I still can't believe we're doing this. I mean, finally, this is it. Papakita na natin sa lahat kung ano yung pinaghirapan natin. So, thank you. You don't need to thank me. I'm just doing my job para sa Apex. And yes, I'm glad that we're doing this together. Annalyn, how are you? Oh, Dok Annalyn! See you later. Bye. Doc, look. Zoe. Kita mo nga naman. At last, magkaharap din tayo. But this time, as competitors for two different hospitals. Pero ngayon, kakalabanin mo na yung hospital na nag-train sa'yo. Kaya mo ba? Baka hindi mo alam, laging nananalo ang Apex sa research presentation dito. Hindi ko naman iniisip yun, Zoe. Sa kami, gagawin namin yung best namin. Bonus na lang kung mananalo ka. Oh my gosh. Pwede ba? Huwag ka nga masyadong pa-main character. Nakakaumay. Pero, alam mo yung pinagtataka ko? Di ba may drug issues yung Eastridge? Hindi ba dapat yun ang iniintindi nyo? Unless,
About drugs yung research presentation nyo. At least, very related sa East Ridge. May sinasabi ka, Doktora Tanyag? Wala. Good. Doktora Antonia, Docovir? Let's go, Doktora Santos. Good luck sa presentation nyo, Dok Luke. Sorry. Let's go. Zoe, please. Yeah. Let's go na. Thank you. Tama ba yung nakikita ko? Anong ginagawa mo dito sa East Ridge, Uben? So, after sinakta ni Moira si Annalyn, who's next? Si Lyneth? O pinadala ka ba ng demonyo mong asawa dito? Ate, hindi ako pumunta dito dahil runtusan ako ni Moira. I came here because I wanted to see Annalyn. Gusto ko humingi ng sorry sa ginawa sa kanya ng asawa ko. Wow! So at least marunong kang tumanaw ng pagkakamali na ginawa ng asawa mo. I just wanted to spend time with my daughter. I want to bond with her. That's why I wanted to invite her out. Wow! I really appreciate the gesture of wanting to spend time with your daughter. Kaya lang ha, mali ang timing mo, Beng. She's not here. She's at a symposium and she's really busy right now. Then I should go there. Yan ang hinding-hindi mo gagawin. The symposium is not the right time and place to be with your daughter. First of all, nandun din si Zoe. And who knows, baka nandun din si Moira. You know, we have to avoid another encounter dahil baka masakta na naman yung pamangkin ko. I don't want that to happen. You know what? Why don't you just invite Moira out? Spend some time with her, bond with her, and malay mo, mahawaan mo siya ng kabaitan mo. At least, medyo mawala-wala yung mga masasamang elementong nakadikit sa kanya. Ate, I think you're right. Really? What do you mean? Nakikita ko na ata yung sinasabi niyo sa akin na hindi ko nakikita noon. Sabi ko na sa'yo eh, impakta yung asawa mo. So, now na nakikita mo na ang tunay niyang kulay, what do you plan to do? Don't tell me you're going to tolerate yung malahalimaw na ugali ng asawa mo. If I were you, Obeng, save yourself. Bago ka niya tuluyang masunggabay. Doc Katie, nakita mo ba yung ninong mo? Nandito rin si RJ. Hindi po ba dapat kayong magkasama? Nauna na si Robert dito and he's here to support Zoe. Can you please ask Annalyn to meet me after the symposium? Gusto ko bumawi sa ginawa sa kanya ni Moira. Kilala ko ang kapatid ko, Lyneth. Pag may ginusto si Obeng, gagawin at gagawin niya. Especially now, na nakikita niya na yung masamang ugali ng asawa niya. As for my final word, pain can be treated with any kind of analgesic. But for me, honestly, I believe that love is the best medicine for any kind of pain. Dr. Benitez. Oh, Miko, anong ginagawa mo dito? Yan ang letter of complaint ng pamilya namin against one of your doctors. Gusto kong tanggalin mo si Dr. Lyndon Javier.